Mga showbiz, masasabi na isa sa mga magagaling na ASAP performer si Jonah. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na mapasama ito sa ASAP Beirut Queens. Wala ng kontrata sa ABS-CBN at isa ng freelance artist si Jonah. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit madalang na siyang mapanood sa ASAP natin to. At mas napapanood na siya sa TV5 bilang hurado sa Singgaling Regular Edition at Singgaling Kids. Ayon pa sa balita, ay may offer umano kay Jonah na mag-host ng musical show pero hindi niya binanggit kung anong TV network. Posibleng GMA 7 na ito. Matatanda na taong 2016 nang lumipat sa ABS-CBN si Jonah mula sa GMA 7. Si Jonah ay isang produkto ng isang talent search ng GMA 7 kung saan itinanghal siya bilang grand winner. Ayon kay Jonah, sa ngayon, wala pa akong nakaset na ASAP schedule, so waiting ako kung kailan ako tatawagin. Flexible naman ako, parang open to any opportunities. Isang hindi pinangalan ng network ang nag-offer ng musical show para kay Jonah Viray. Intriga tuloy ng ilan. Magbabalik na nga ba muli ang kauna-unahang Pinoy Pop Superstar Champion sa Kapuso Network? Sa isang media conference ni Jonah kamakailan, diretsang natanong ang singer ukol sa estado ng kanyang karera sa Kapamilya Network matapos nang hindi napapanood sa Sunday Musical Variety Show na ASAP natin to. Aminado naman si Jonah na isa siyang freelance artist sa ilalim ng kanyang longtime manager na si Arlene Mayer. Right now, ang standing ko, freelance ako, I can appear in any show kung may kumukuha sa akin. Binalita ng manager ko na sa other network, merong nag-i-inquire for me to be the host of a musical show, pagbabahagi ni Jonah. Dagdag niya, isang magandang oportunidad ito para sa mga manggagawa sa showbiz industry. Nawawala na yung boundary, nawawala na yung pressure of being stuck because of the network wars. Nilinaw naman ni Jonah na nanatili siyang nakapokus sa kanyang mga proyekto sa TV5 sa ngayon. Si Jonah ang kauna-unahang Pinoy Pop Superstar Grand Winner noong 2005. Matapos ang isang dekada ay nag-overdub ako ng singer sa Kapamilya Network noong 2016. Bagaman, nais muna na manatiling secret ang offer, ay kinoryente naman agad ng singer ang posibilidad na sa GMA nang galing ang offer. Habang freelancer, ay nai-enjoy din daw sa ngayon ni Jonah ang mas malawak na horizon dahil sa unti-unting pagkawala ng network wars. Sa katunayan, nag-inquire rin umano kamakailan sa manager ni Jonah ang longest running noontime show sa bansa na Itbulaga. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.